Mura pa mga solid subscribers, no? So ngayon galing lang po namin sa sa bakasyon, no, which is galing sa Boracay, no. And ito nga, may kita niyo man sa mukha ko, no, medyo sunog tayo, guys, no. Let's go. Ewan ko lang kung halata, pero ayun nga, medyo sunog tayo, guys, no. Medyo iba yung ayun, basta medyo sunog tayo kasi hindi kakaiba. Namamalat pa ako, no, sa kawil lang namin Saturday kaya wala masyadong updates, no. So ito, gusto kong panoorin ito yung Ken and Stel Big Revelations for SB19 Projects and Pasabog at Bingo Blast Night 2024, no. So shoutout kay Miss O sa kanya itong video yung papanoorin natin, no. So ayun, guys, without further ado, let's all watch this. Ken and Stel Big Revelations for SB19 Projects and Pasabog at Bingo Blast Night 2024. You know, ito na nga, sa dami nating mga tanong, haka-haka, palaisipan, lalo na about SB19 as a group, and the solo careers of our mahalima, ay heto, nasagot na ni Ken and Stel sa isang interview sa Bingo Plus Night 2024 care of Papa Marky. This is your first time working with Bingo Plus. How do you feel? For me po, at first, syempre, nagulat ako, talaga, like, solo. Inquiry, like for me to perform for the grandest party for this 2024. So parang ako, tinanong ko muna what event, and nalaman ko Bingo Plus. And ayun nga, yung isang member din namin, which is si Josh, nakapag-perform na siya before 7 na Bingo Plus. And sabi ko, oh, parang nakakatuwa rin na parang bukod sa SB19, parang yung mga tao, gusto rin nila matry and invite yung bawat isa sa amin. So malaking tulong rin siya sa amin, of course, now na napalaki na namin, masasabi namin na kilala na si SB19. It's time to show them and to share yung growth din namin individually. So, So this time parang natutuwa si Stel, no? Kasi yung mga tao nakikilala nila as SB19, no? Pero natutuwa rin sila kasi binibigyan po sila ng chance na ma-showcase po yung individuals nila, no? Like si Stel yan, si Josh, no? And si Ken, si Pablo at saka si Ja, no, na showcase nila, no. And natuwa sila sa mga ganung event na ini-invite sila as individuals, not as SB19, no. So ayun yung magandang side nun, no. Ayun yung sinasabi ni Stel, no. Kasi napakalaking tiwala mo yung binigay sa akin sa Roberto Cuco. And of course, as an artist, one thing na pinaka-importante sa artist ay mag-perform sa stage. So I'm always gonna be thankful to Bingo Plus for, you know, giving us this opportunity to perform the stage, and of course, meeting new people here sa Bingo Plus. And ayun po, we'll always be grateful sa mga sa lahat ng bubuo nitong stage para sa mga artist na kagaya namin. Maraming salamat po sa inyo. Any expectations of doing collaboration? Si Ken naman, sinabi niya is sobrang thankful siya siyempre sa, yun, parang kay Stel din na sa opportunities, hindi nila parang hinahayaan na masayang yung mga talents ng ating mga local artists, no. Talagang binibigyan ng importansya yung mga artists natin, no. Hindi nila basta sinasalaw, isang tabi lang talaga yung mga artists, no. Yun yung sinasabi ni Ken, na. Yeah, of course, we're down. Kahit sino po. Ano lang po eh, lahat ng po ng artists dito sobrang creative and, you know, sobrang talented and amazing people. So, ayun po, pag-usapan na lang po na. Close door. Any message for Bingo Plus and your fans? Of course. I think. Parang di na dinisclose ni Ken yung sasabihin niya. May sasabihin siya dati pero hindi niya tinuloy. Gusto kong itopic yun pero, syempre, hindi na yun ni Ken. Kaya, tsaka na pag-usapan pag halimbawang, alam niya na. Close door. Any message for Bingo Plus and your fans? Of course. I think Bingo Plus, we're very thankful and honored to be part of this grandest party this 2024. And itong yung tagline nila na share the love and share the luck. Sobrang pasok na pasok din siya sa amin because this year, we also want to share everything na natanggap ni SB19. And then syempre, sa mga supporters namin, like 18. Kaya, salamat po sa walang sawang suporta, especially now na medyo, ngayon, masasabi nila na medyo tingi-tingi kami, but marami rin nagtataka bakit wala masyado ganun sa SB19. So, actually meron po, but gusto namin tahimik muna sa SB19 para sa grandest celebration or pasabog. Wow! So, yun o. Sinabi ni Stel doon is, sabi nga na wala daw ganap masyadong SB19, pero na doon, binanggitan niya na meron pong pinaghahandaan ng ating mahalima na
sobrang solid na hindi na ano, project, performance or kung ano man 'yan. Abang-abang lang kayo. Huwag kayong masyadong mainip kasi the more na inerasyon sila is the more na mawawala yung creativity, no. Hayaan na sila na pag-isipan na lang maigi yung mga dapat gawin, no. Hayaan na sila kasi ano yan, magiging solid yan as in. Wala kayo sa akin. Hayaan niyo lang, huwag niyo sila i-rush. Hayaan niyo silang medyo tahimik ngayon ng ating SB19, no. Syempre as individuals active sila pero yung SB19 as a group medyo tahimik, no. Yes, Mama Chow. I'm thankful 18 members at this time just in times na sa tingin nila nagsulo-sulo kami talaga ngayon. Pero yung mga gaitong panahon kasi ng ano year is the year na nagsuslag kami ng something. Naghahanda talaga kami ng todo para, you know, to release something, you know, something new. So, ayun po. Thank you so much sa mahabang pasensya and understanding. Malawang ang pag-iisip. Thank you so much. All love for you guys. Thank you. So I'm sure, hindi na makapaghintay yung mga media friends natin. Yeah. Request ko. Papa Marky. So like, you're doing solo projects. Mayroon na agad. You're doing solo projects. So when do we expect? Kasi ang mga 18, hindi na kami makahintay. We want SB19. Yeah. Kailan? Within this year ba? Second quarter? Third, fourth? Is the question po for SB19 or Stellan Feli? Well, you represent SB19. You should be separate. Wow! Well, for SB19, of course, we always wanted to make gulat everyone. Nice, kasi nice. Sinasabi nila, pagka we post something, inaabangan agad. So, this time, gusto namin yung ginugulat talaga kasi mas natunod, sabi nga nila, di ba, sa magkakaibigan, na hindi natutuloy yung planadong gala, mas natutuloy yung biglaan. So, gusto namin gawin with Asian. So, expected and unexpected, no? Tama! Yun naman gulat nila. Tama yun naman talaga lagi, no? Di ba nga, may time na bigla sila nagpipremiere ng music video. And although na yung 18 talaga ang galing na alam nila mag-release, no? And may time na bubulagayin nila na ganito yung mangyayari, like yung What, and then yung bigla nag-release sila ng Gento. Wow! Alam mo, inabangan ng iba yun, pero syempre, hindi mo natin ni-expect na ganun kagrabe yung mangyayari, no? I don't feel any pressure. Good thing po sa members natin, nararamdaman mo yung support, pero hindi mo nararamdaman na pinipressure ka nila. Parang give them time, give them their own time para ma-feel nila kung kailan nila gusto. Siyempre, ikaw ba gusto mo pipilitin ka namin kumain kahit busog na busog ka? Siyempre hindi. Eh ngayon na busog na busog ako sa pagmamahal ng 18, ng brothers ko, siyempre wala na ako ibang gusto. Pero pumunta rin tayo doon, pero syempre dahil nagulatan tayo, gulatan na lang po talaga. Yeah. Pero hindi po ako napapressure kasi sabi nga po nila, if you love the person na nasa paligid mo, isi-celebrate mo yung ano nila, yung time nila, isi-celebrate mo yung, ang tawag ba, isi-celebrate mo yung success nila, yung achievement nila, kasi dadating din yung time mo. Tama yun. So ayun, sinabi ni Sten, kumbaga, hindi siya nakakaramdam ng pressure dahil syempre alam niya prepared siya sa, ewan ko lang ha, ito lang yung pagkakaintindi ko ha. Alam niya prepared siya sa mga bagay-bagay na mangyayari, no, and alam niya na kaya ganun yung 18, kaya ganun yung mga fans, sobrang eager na i-push yung mga dapat nila na mag-release ng ganito, syempre excited na sila, no? Pero syempre like ko sinasabi sa inyo guys, kung like kayo nanonood ng videos ko, ng mga vlogs ko, mga reaction videos ko, mga reviews ko, creativity takes time talaga, hindi mo pwedeng i-rush ang creativity, yun nga, you can never rush creativity, kasi once na i-rush mo ang creativity, ano yan eh, papangit yung kalalabasan yan. No? Isipin nyo, ganito. Ayan, example ko rin yung tinuro ni Stella. Sige, paano kung gutom na gutom ka na? Tapos yung may nagluluto, di ba? Kahit sabihin natin, ano lang yan? Yun, hotdog or itlog, no? Ganun, no? Basta hotdog na lang. Yan yun, syempre, sa kamadali mo, like, gusto mo 1 minute tapos na agad, no? Okay, sige, naluto siya, pero in the inside, hindi siya luto, no? And ayun, kaka-rush mo, no? Kumbaga, hindi nagawa ng maayos yung or hindi naging masarap yung hotdog or hindi siya naluto na maayos dahil na-rush po natin siya, no? Pero, alam mo yun, mas maganda na prepared po talaga siya, no? Like, pinaghandaan talaga siya kasi ayun, parang worth it eh, pag hinintay mo siya, di ba? Mas worth it na hintay mo siya kaysa madaliin mo po siya. Yun yung pinakamadaling sabihin po dun, no? Kaya ayun, nakapulot po tayo ng Harold kay Estelle, no? Maghintay tayo, huwag tayo masyadong
mainipin. So, yun lang. And tingin pa tayo ng mga videos, no? Let's go!